What's up mga ka-chamers? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, kung ano yung ka-chamers si Edwin, welcome po dito sa Ka-chamers Vlog. Ang story ay nasan dyan sa corner dito sa Pilipinas. In today's video mga ka-chamers, magandang umaga sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo mga ka-chamers. So nandito ako ngayon mga ka-chamers sa rektahan ng Sibak, Calabos B, no, mga dyan, no. So kanina nandun kami sa bentahan ng Sibak din, kaso doon sa dinagdadalan ko mga kadyangas ay alas 9 pa doon magsisimula yung giling, so hindi pa kami makakuha ng jumbo kasi ang discarte doon ay kukuha ng jumbo. So ayoko naman kasi bumili ng jumbo doon sa mga nag-iipon, ayoko naman bumili doon, so kasi medyo mahal, ikikipid ako eh. So ayun, lumipat na lang kami kasi konti lang naman ito. So yan mga ka-junkers, yung intro natin kanina na hindi ko natuloy mga ka-junkers, no, kasi tumawag sa akin si Makmak na tinatawag na kami doon sa timbangan. So hindi ko na pagpatuloy yung video yan. So ngayon pagpapatuloy natin yan kung ano yung nangyari kanina. So ito, panoorin nyo mga ka-junkers. So good morning mga ka-junkers. Dito kami Calabos B. Dito kami nagbagsak ng Sibak mga ka-junkers. So ayun, no. So wala akong lang tiyempo kasi bawal mag-video dito mga ka-junkers. So, update ko na lang kay mamaya, no. Dito kami Calabos B nagbagsak. Ang kulit ng pili dito mga ka-junkers. No? Panoorin niyo. So ayun, mga ka-junkers, update ko na lang kay mamaya baka mahuli ako dito. Okay, let's go. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Thank you.
So dito mga kajangas, makikita nyo dalawang klase yung hidden trans nila. Isang printed ata itong tawag dito, yan. Isang printed, saka isang hidden trans na regular. So dito yung mga dalawang klase. So ito mga kajangas, no? Ito yung pinipilian hidden na. So ito yung mga backload natin. Kasi ito, nabibili sa iba to, sa kanila daw, ayaw daw nila to. Saka may bakal pa rin daw. No? So ito backload natin, tsaka ito. Dalawang jumbo, kasama na dito yung ibang reject sa ibang plastic. Pero yung reject nila dito, pasok sa iba mga kajangas. Eh. So ganito kahigpit dito, kalabos B. So yan, update ko na ulit kayo mamaya. Ito na lang pinipilian, tapos titinigan na tayo mga kajangas. So yan, kailangan na sumunod tayo sa, ano, sa patakaran nila dito. Muli, ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 4:44 na ng hapon. Mga kajangas, no, magandang hapon sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Saturday, January 6 na po, mga kajangas, no. So, yung napanood yung video niyang kaninang umaga po yan, mga kajangas, nung nag-deliver tayo ng plastic sibak doon sa aking nirerektahan. So, yung una namin pinuntahan, mga kajangas, ay hindi kami natuloy doon dahil yung gilingan nila, mga kajangas, ay hinahasa pa daw yung gilingan, mga kajangas, yung talim ng gilingan hinahasa pa daw, kaya aabutin ng alas 9. So hindi ako pwede magtagal doon dahil nga pagdating ko sa bahay, papagawa ko yung motor. So kung aantay namin yun, mga kajangas, aabutin kami ng siyam-siyam o baka ngayong oras na to pauwi pa lang kami, mga kajangas. Kaya nag-decide ako, dalhin ko lang yung kalakal ko pala, Boss B, kaya kasi onti lang naman yung dala ko. So yun nga, napalad nyo sa video to. So yung nangyari nga doon, iba talaga ng pili sila, Boss B, doon iba. So yung mga hidden trans nila, pag konting dumi lang, nilalagay nila sa hidden color. So yun lang ang ano doon. Tsaka yung mga PP color nila na boys yan na kulay green, hindi yung pwede sa PP color, dinahalo nila yung mga dyan sa PP black. So lugi yung part na yun, no? So wala tayong magawa kundi sumunod doon sa kanilang patakaran. So yun nga mga dyan, no? At para hindi naman masayang inyong panonood, dito sa video to, meron akong pa-price update sa inyo sa presyo ng scrap battery doon sa aking nirerektahan dahil may abisyo to sa akin. Effective to, January 5
5 po, mga kajangas ko, kagahapon to. So kung handa na kayo, huwag na natin patagalin. Hawak na kayo ng lapis at papel, sisimulan na natin yan. In 5, 4, 3, 2, 1, ilista nyo na yan. Effective to, January 5, kahapon po mga kajangas. No? So simulan natin sa LM7, ang presyo ng LM7 doon sa ating nire-recta na 380 na yan mga kajans per piraso. At punta na tayo sa NS40. Ang presyo ng NS40 doon sa ating nire-recta ay 440 mga kajans per piraso. At punta na tayo sa 1SN, tinatawag na national. Ang presyo niyan sa ating rektan, 1SN ay 490 per piraso. At ang presyo ng 1SM, Manila kung tawagin ay 610 mga kajans. At punta na tayo sa 2SM. Presyo ng 2SM doon sa ating nire-rectaan ay 730 na mga kajans per piraso. So mataas to. So punta na tayo sa 3SM. So ang presyo ng 3SM doon sa ating nire-rectaan ay 830 mga kajans per piraso. At punta na tayo sa 6SM. Ang presyo ng 6SM doon sa ating nire-rectaan ay 1,085 pesos per piraso yan mga kajans. No? So punta na tayo sa malalaking baterya. Ito ang tinatawag na 2D. So ang presyo ng 2D doon sa ating nire-rectaan ay 1,440 mga kajans per piraso yan. At syempre, meron tayong 4D. Presyo ng 4D doon sa ating nire-rectaan ay 1,725 pesos mga kajans per piraso. So napakataas nito. So kung meron 4D, punta tayo sa malaking baterya at tinatawag na 8D. So ang presyo ng 8D doon sa ating nire-rectaan ay 2,180 na mga kajans. No? So tumaas to mga kajangers. So meron tayong mga baterya o meron pa yung mga baterya na itatabi na ang Motolite na XLN Gold ay itabi nyo rin yan dahil mas mataas po ang presyo nyan sa mga regular na baterya. So ito ang mga sumusunod na presyo ng Motolite na XLN Gold doon sa ating nirektan. Dito sa XLN Gold na 1SN, ang presyo nyan sa ating nirektan ay 535, mas mataas siya doon sa regular na baterya. So punta lang tayo sa 1SM. Ang presyo ng 1SM na Motolite na XLN Gold ay 650 mga kajangas. At sa 2SM mga kajangas ay 770 ang per piraso yun mga kajangas na XLN Gold. At syempre ang huli, ang 3SM ng XLN Gold na Motolite ay 870 pesos per piraso. So yung mga nabanggit kong price na yan ay gawin nyo lang yan guys sa inyong mga pinagbibentahan. Ipagkumpara nyo lang sila dahil iba-iba po kami ng pinagdadala. So sa mga bago at nagsisimula pa lang yan, ay gawin nyo pong yan guide. Kung gusto nyo mag-junk shop, yan po ang mga presyo ng rektaan. So pwede kayong kumita dyan ng 300 to 500 per piraso. Depende po sa decision nyo kung magkano ang bilian doon sa area ng inyong junk shop. So yun mga kajangas, sana nagustuhan nyo ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli, ako po ang inyong kajangas na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangas.